pusa. E paano ginagawa niyong araw ang gabi? Imbes na matulog, mas inaatupak niyo yung pakipag-text, pakipag-chat niya sa mga kalandian niyo? Naku, i-humanity niya. Kapag salita to, eh, ikaw nga imbes na ako tawagin mo kapag gabi, situloy na atong barko. Kaya tumahimik ka, hindi kita kinakausap. Kaya nagkakaganyan mga anak ko eh, kinukonsulti mo. Tingnan lang natin ha. Mga anak ko, baka kayo dyan, kasi yung nanay niyo umagad-umagad, dada naman ang dada. Opo, para mawala naman yung stress mo. Gusto niyo yun? Gusto ko yun! Gusto ko! Sakit niyo sa ulo? Eh siya, magluto na ako ng pagkain para naman mapakain niya yung mga bulati niyo. Naku! Pinirama na ni Paolong Duterte yung Rice Education Bill. Diyos ko! Kawawa na naman ang mga magsasaka natin ito. Magkakaroon na naman kasi ng unlimited importation ng bigas ang ating bansa. Ibig sabihin, mas magkakaroon ng oportunidad ang mga bigas na galing sa ibang bansa kumpara sa atin. Oh no! Papa-aray na naman ang mga kumpare ko nitong magsasaka. Di ba anak? Local singer? Sino nga ba? Ah, si KZ! Tsaka gusto ko yung Scared to Death niya. Ang ganda kasi nun. Sample nga dyan! Sample! I'm scared to death now that I'm losing. Tama na nga yan! Pabida ka naman. Ano ba yan? Panira naman ba? Bye! So, say hi Marga! Wait lang! Baka matamaan si Lola. Hello! Hi! Ano nagawa mo? Nagsusulat. Kaya nagdodrawing. Yun lang. Sige, pagpatuloy mo yan. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you, Marga. Dito naman tayo sa famous kong sisterette. Walang iba kundi si Carol. Say hi, Carol. Hi, guys. So, sige, pakitan mo kami ng aura mo dyan. Thank you, sis. Alam ka na sa vlog. Bye, guys. Bye-bye. So that's it for today, guys. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And huwag kakalimutan ang mga reminder ni Alice. Be nice and aim for peace. Thank you for watching. Bye-bye! Ngayon ako, Marga, anak. Tama na muna kakalaro, ah. Kain na muna tayo. Hausap ka na. Oo na, ito na. Ikot talaga. Upo ka na nga. Yes! Tara, oh! Magaling nga kayo dyan. Sige ka.
pala mga anak, nabalitaan niyo ba yung tungkol sa modernisasyon ng mga jeepney ng pamahala natin? Ah, yung papalitan po ba ng bago tsaka modernong sasakyan yung lumang jeep? Oo, anak. Pabor pa kayo doon. Kasi kung ako yung tatanungin, parang na rin naman sa kapakanan ng mga jeepney drivers natin yun eh. At saka parang na rin sa kabubuti ng kalikasan natin. Pero pa, nakita ko pa sa Facebook, maraming umapil ang operators at jeepney drivers. Nag-rally po sila kung saan-saan. Parang hindi sila pabor sa proyekto ng program. Eh, kasyon naman kasi yung katwiran nila, paano na lang daw yung kabuhay nila, paano na lang daw yung ipapakain nila sa pamilya nila. Pero kung isipin yung mabuti, para naman sa ikababuti nila yon, kasi willing naman yung pamahala na bigyan sila ng pinibagong chip at saka yung halaga nun, hulog-hulugan na lang nila. Ay, tanong, kaya ba nilang mabayaran yun? Alam mo na, sa palagay ko, kaya-kaya nila yon, kasi yung modernong mga jeepneys na ibibigay ng pamahala natin ay mas malaki yung capacity na, ibig sabihin, mas malaming pasero yung pwede nilang isakay at saka ibig sabihin nun, madami silang income araw-araw. Oo nga naman, para mawala na yung mga lumang jeep na yan na puro permission na lang ang dudulot sa kapaligiran. Diyos ko, pollution lang ang dulot niyan. Oo nga pala, asan na yung ate Chrissy niyo? Di pa rin ba tapos maligo? Wait lang po ba, ito na po, nag-skin care pa, wait na po. Dalayan mo na dyan, kakain na. Opo, ito na po. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Medyo busy lang po talaga this week. Ako po kasi yung team leader sa pinaghahandaan naming business expo na dadaluhan ng international companies. Tapos dun po, ipapakita namin kung ano yung mga produkto na nagagawa namin mula sa kakao. Tapos ipapakita po din namin dun kung gaano po kaganda ang kalidad ng kakao namin mula sa pinagkunan, pagpoproseso. At papatunayin po namin sa kanila na the best ang mga kakao mula sa Pinas para sa mga imported na chocolates. Sana po talaga maging successful kasi kapag po nagustuhan nila, kami na po yung mag-export ng kakao para sa kanila. Diba po, parang from simpleng kumpanya, we're going global. Tapos kapag po nagustuhan nila, makikilala po yung produktong Pinoy sa labas ng bansa and all over the world. Wow, Griselda, galing mo naman na. Siyempre po, Mapa, dahil yun sa inyo. Nagmana po sa inyo eh. Wait lang, Ma, maliit na po pala ako. Bye, Griselda. Pusin mo muna pagkain mo. Ma, busog na po ako. Maliit na po talaga ako. Bye-bye. Pusin. Mga anak, huwag na wag kayong magsasayang ng pagkain. Sobrang taas na ng bilihin dala ng globalisasyon at saka maraming tao dyan na hindi nakakain ng 3 beses sa isang araw. Wala tayong karapatan magsayang. Alam niyo kung bakit? Bakit po, Mama? Kasi darating ang panahon na kung hindi tayo magiging matalino sa paggamit ng ating mga resources, wala nang maaabutan ang susunod na generasyon. Gusto niyo ba yung mangyari sa mga anak niyo? Oo nga. At saka napapansin niyo ba, nakakalbo na yung mga kagubatan. Tapos naubos na rin yung mga resources natin. Yung mga karagatan naman, napupuno na ng mga basura. Kaya tuloy namamatay na yung mga isda. Pati nga pala yan, ginagawa ng subdivision eh. Ano ba yan? Ano pang aabutan ng ibang henerasyon? Hay nako, stressful. We don't have any plans to change religion, so thank you. Pakipay niyo lang po dun sa kabilang bahay. Thank you po. Ano po ikwento ni Lola? Nakaraan. Yung buhay noong. Nice mo po makita ang nakaraan. Sumawa ka po. Maganda pala kapag maaga pa lang, nasa palayan na tayo. Kaliwa pa ang hangin. Dapat, kapag inani natin ito,
sa rehiyon lamang natin ito mapupunta. Pero mas maganda, 'di ba, kung ilalabas natin 'to sa ibang bansa. Mas marami tayong kikitain. Tama ka nga. Alam nyo ba, may gustong bumili ng sakahan natin. Gagawin daw itong subdivision. Hay nako, hindi ako papayag. Mahalaga sa atin 'to, sapagkat ito ang ating pangkabuhayan. Para naman sa patubig ng lupa, dapat matulungan tayo ng gobyerno. E paano nga eh? Wala nang nagagawang pamahalaan. Kaya nga, dapat huwag tayong pumayag na bilhin nila itong sakahan natin. Mataas ng sikat ng araw. Tara na, pahinga na muna tayo. Diyan, puto! Bili na, bagong luto, puto! Bili na kayo, mga madi, mga padi, bili na! Puto! Galyo! Marga anak, matagal nang patay ang nanay ko at ang lolang sinasabi mo.
mga ate mo na lang nakaabot sa kanya. Magkatabi pa kami kagabi. May pinapabigay nga siya sa iyong sulat eh. Ito o. Basahin mo. Kumusta ka na, aking mahal? Matagal ng panahon nung ako ay lumisan. Labis akong nangulila sa yakap at aplis mo sa aking anak ko. Naalala mo pa ba ang nakaraan? Mga panahon masaya at maayos pa ang lahat. Kapiling ko pa kayo ng mga ako. Hinding-hindi ko malilimutan ang mga ngiti sa inyong labi. Habang tumatagal, pansin ko ang pagbabago sa inyong paligid. Nandito lang ako, nagmamasid at nagbabantay sa inyo. Ibig kong iparating na ako'y nalulungkot sapagkat hindi ko na naiparanas sa aking mga apo ang masaya at simpleng buhay. Simpleng buhay kung saan sariwa pa ang hangin. Wala pang lason ang mga isipan at luntian pa ang kapaligiran. Marami na ang nagbago at labis na ang pagunlad sa bawat sulok ng mundo. Sa labis ng kaunlaran at industrialisasyon, mapapadali man ito ang pagmumuhay, ngunit di na ikakaila na mas nabilis rin nawawala at nauubos ang mga pinagkukunan ng kabuhayan. Ibukas niyo sana ang mga mata niyo, anak ko. Nais kong may maganda pang pamumuhay at kapaligiran na maaabutan ang aking mga apo sa susunod na henerasyon. Huwag sanang umabot sa punto nasa larawan na lang masisilayan ang mga puno sa kagubatan, mga isda sa karagatan, at munti ang kapatagan. Ipadaman nyo ang lubos na pag-aruga at pagmamahal sa mundo na inyong tinatayuan, sapagkat iyon lamang ang bagay na maaaring kapalit sa lahat ng kabutihing pinagkaloob ng kapaligiran sa inyo upang kayo ay mabuhay. Naway huwag tuluyan mawala ang sigla ng inyong buhay dahil wala na rin sigla ang inyong tinitirahan. Nais kong iparating mo sa aking mga apo ang walang katumbas kong pagmamahal at patuloy mong sariwain ang mga masasayang alaala na mayroon ako kasama kayo. Lubos na nagmamahal. Nay!